Welcome back sa aming channel. So yun, mag-update lang tayo sa ating mini garden. Tatry lang ilipat yung ating ibang tanim kasi masyado na silang malaki at siksikan sa ibang paso. Kaya ililipat natin sila. So meron tayo ditong hininging lupa. Ito siya. Ayan. So humingi lang tayo ng lupa sa kapitbahay natin galing sa likod bahay. Ayan, kasi may mga tanim-tanim din sila. So, ito yung aayusin natin ngayon. Yung ating galon ng tubig na lalagyan ulit ng... Tinagyan ko na siya ng tubig ulan kasi dito natin pinapatubo yung mga kangkong natin. Yung last time kasi, nawala yung kangkong. Kinain siya ng mga daga. So, ayan, may ugat na yung mga kangkong natin dyan. Sooner yan, pwede na sila i-harvest. Ayan. Lalaki na. Ayan. Kasi yung nilipat kong kangkong sa lupa. Ginagawa mo! Kasi yung nilipat natin sa lupa, hindi siya masyadong tumubo. Ito siya, guys. Ayan. Ito siya. Konti lang dahon niya, unlike dun sa puro tubig na nilagyan ng mga solution ng mga fermented juice extract. Sila yung madaming talagang dahon. Ito, yung ating tanglad. Yan, hinarvest na natin. Binigay natin sa kapitbahay kasi may nanghingi ang ating kamatis. Lalaki na sila. So, ito guys, dinagdagan ko na ng lupa ito kasi nga, ito siya. Ayan. Nag-uugat siya dito kaya dinadagdagan ko ng lupa para mas madami pa siyang masipsip na at bali, itong isa siguro baka tanggalin ko na lang to. Kasi yung tatlo ay malalaki na. Ayan. Sa ating ampalaya naman. Ayan. Malaki na yung ating ampalaya, guys. Gumagapang na siya dito. Ayan. So, meron tayong ilan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ampalaya. Ah, 10 pala ito pa. 10 ampalaya. Tapos ito, guys. Mayroon akong sili dito na malalaki na din siya. Kailangan na siya i-transplant. Kasi volunteer lang bigla na tumubo yan dyan. Palayan natin. Yan, ano pa ba? Ang ating pinya, update sa ating pinya. Pwede na siya i-transplant dahil meron na siyang ugat yan. Dalawa yan sila, guys. Ating bawang. Yan, pampalaya uli. Ang mga alugbati natin. Ay, mag-focus eh. Ayan, mga alugbati. Lalaki na din. Ayan. Alam mo, sobrang init talaga ngayon. 40 kilos talaga nagpapawis. Ayan. So, ngayon, ayusin lang natin itong mag-focus. Ayan. Ayusin lang natin itong tanim at standby lang kayo daw. Kasi ililipat natin yung iba nating tanim. Ay, madami akong yeah, madami pa akong gagawin sa tanim kasi mayroon tayong mga empty bottles. Yan, katulad niya, pwede natin taniman pa. Ayan, tapos yung ating oregano, malaki na din. Ayan, oregano. Malaki na din siya. Tanglad. Tapos, binigyan kami ng malunggay kasi lagi naman kami nagmamalunggay. Sayang pag lagi bumibili kayo, magtatanim na din tayo. Ito siya, guys. Ayan siya. Wow! Ayan, ang laking na. Tapos may ugat na din siya. So, itutusok ko na lang ito dun sa lupa para mabuhay. Kasi yan, madami na tayong tatanim. Madami natin i-harvest. So, yun guys. So, hahatiin lang natin ito sa dalawa. Para may dalawa tayong maitanim. Kasi medyo malaki naman itong galon na ito.
ito ang ating bote ng sunroof kasi sayang naman kung hindi natin mapapakinabangan. Ano ba ito, tiyan? Siguro ihahangin plan ko na lang to sa nalagyan na pa ganito. Ayan, tapos ito yung pinakatataliman natin talaga. Apat na sunbox pa. Apat na taniman. Butas. Lagyan natin ng butas. Drain butas. So yun, ang itatanim natin guys ay ang ating ano pa, ito yung malunggay natin, ito yung finish, ang laki ng malunggay, may ugat na din siya, so mabubuhay na din yun, dito ka muna. Ayun guys, so malaki na itong mga kamatis natin, ang gagawin ko, hiwalayin ko yung iba kasi baka may hindi mabuhay, kasi ayun, ang dami niya, dami siya, so yung upat natin ito. Kumain natin yung ating matis. Okay. Itong tamatis, siguro yung dalawa dito dito pa para mas ano siya. Mas lumaki pa siya ng bongga. Ayan, so meron tayo. Tamatis dito. Bawang. So, ililipat po natin dito yung ating bawang dahil konti lang yung lupa na pinagtaniman. So, hindi makakatubo yung mga roots na sa ilalim. Hindi siya makakapag-produce ng bawang. So, ilalagay natin siya sa mas malaking dalaga. Pero, iilan lang yung ilalagay natin dito para mag-grow talaga siya. Kasi pag masyadong masikip, hindi din siya lalaki talaga. Grabe ang pawis. Okay. Ayan. So, ililipat natin guys ang ating bawang. Ako lang siya. Ayan. Ayan. So, ito siya. Ayan. Talagang kailangan na niyang ilipat. Kasi nga, konti lang yung lupa na pinaglalagyan niya. Ating bawang. So, itong magiging ano din. Mabubuo. Na bawang. Ito siya guys. Tanim na natin. Siguro mga ilan lang piraso dito. Baka tatlo lang or ano. Eh, meron tayong ilang ano dito ng bawang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 walo. So, kinuha nating lupa ay hindi masyadong clay type dahil hindi mabubuong ang bawang kapag masyadong masikip ang kanyang pakiramdam. So, yan siya. Meron na tatlong lilipat dito. Tapos, saan pa ba ililipat?
laka. Ayan. So, nabutasan ko na ating kamatis. Paano siya tatayo? Ano? Pakapato ko na lang sa may ganun. Para tumayo siya kasi wala naman ito po eh. Ito yung uso ng borte. Try. Balikan ko kayo guys pag natapos na. Tapos papakita ko na lang sa inyo yung full ano. Ano ba ito? Pagtapos na. Kasi nga baka may abuti tayo siyam-siyam dito kakatanim ko. Kasi ang dami kong ililipat. Ayan, meron tayong malunggay na itatanim pa. Diyan ko na lang siya. Itatanim siguro. Bungkalin ko na lang yan. Tapos meron tayong pinya. May bawang, alugbati, ayun si Winter. Tapos ang ating kangkong, ang kamatis, ayan o, bawang pa dito. Ito yung oregano, kailangan din siya i-cut para tumubo siya ng mas malaki. Saan laki niya? Biglang laki to guys. Tapos ito naman yung ating mga ampalaya. Lilipat din natin yung iba kasi baka hindi siya tumubo ng maayos. Ang ating... Ayan ang ating kamatis. Malaki na din. Kailangan ito mailipat sa mas malaking lalagyan. Ayan. Lipat natin siya siguro. So, yun lang guys. Kaya pala nauubos ang ating panglad. Kita na natin ang may sala. Ito talaga, Winter. Uli. Uli. Ikaw pala may sala. Salap. Ilamay mo niya. Yung malo kayo ilamay niya. Ayaw mo na. Talaga naman, no? Huli kang Winter ka. Talaga. Tapos na. Kunwari, walang ginawa eh. Winter? Winter? Talaga, pasaway ka ah. After natin mailipat lahat ng tanim, ito na po ang ating pinya. Ating pinya, dalawa siya. Nilipat na din natin kasi nagugat na ang ating kangkong. Ayan. Still healthy kangkong. Ang ating luya, uy, may usbong na siya, may malaki na ang kanyang dahon. Ayan, guys, yung bawang, tinaliman natin ang ating rice cooker. Ayan siya. Ating oregano. Ayan, meron akong cuttings ulit oregano. Ayun, ampalaya uli yun. Tapos kangkong. Ang ating alugbati naman. Ayan, madami na rin siya ulit. Nagkaroon na lang siya dito sa mga pinaghatian. Tapos ang ating kamatis. Yan, ating kamatis. Malaki na siya. Meron pa tayo dito. Ito yung mas malaking kamatis na talaga. Ayan siya. Tapos nilagay ko na din siya sa isang buong galo. Tapos apat sila dito. Ang ating ampalaya na super healthy. Ampalaya. Tapos, yan, ampalaya pa din yan. Ito, ampalaya pa din. Ayan. Tapos, meron akong sili dito, guys. Sili. Ayan. Tumubo siya dyan. So, pinalalaki natin para baka kasi mamatay na naman pag nilipat ko. Ayan. Ayan siya. So, yun lang. So yun lang guys, natapos na din natin ang ating pag-aayos ng garden at nailipat na din natin mostly ng ating tanim sa kanilang mga paglalagyan. So thank you sa panonood ng vlog na ito. Thank you so much. At huwag natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. It's Charlie and Clark Vlogs. And for more updates, click the notification bell para updated kayo sa aming every uploads. So yun lang, see you sa aming next vlog. Bye!